ito yung hinahanap mo. Ang si ano, Terizla and the Ward. Pag ito nag ano, pag ito nag Bruno, medyo gusto ko yung pick nila again sa Terizla. Kasi ano nga naman ba pupunit sa Terizla? Most likely yan ang magiging main tank nila eh. Mm-hmm. Si Bruno with the true damage. Tingnan natin kung itutuloy nila to. Yung trying to Claude. Sabi daw ni Guidance Counselor Yasmia, malakas pa rin Claude eh. Oo, patunayan natin. Patingin na, malakas talaga yung Claude dito. Well, actually, oo, malakas talaga yung Claude. I've seen na ginamit nga ng Archangel kanina yung Claude day 1. Then, ginamit din siya ng Onage last time, day 1. Diba? For sa Claude. Pero, Onic PH, eto na, ang kanilang hain. Kasi, we have the Estes. Imagine you're an Estes tapos yung mga kasama mo ang tataas na mobility. Parang hirap din humabol as a, ano, no? As a support. As a support. So anyway, lineup wise, kanino ka? Predict mo dyan sa first game. Kanina pinag-uusapan natin yan, prof. Kanina pinag-uusapan natin yan. Yun nga yung sabi ko, Onic ako dito. Mm-hmm. Pero it depends on Onic na baka mag-testing sila ng something. Like, kung sa ano current draft nila ngayon, oo nandun si Estes. Pero parang ngayon ko lang din nakita yung Claude sa kanila. If I'm not mistaken, di ba? Claude, and then bumabalik sila sa basic, of course, yung kanilang Grak. Last time nga, nakita ko, di ba, si Venus. Minsan na gano'n siya. Okay. Pakilala muna namin. On to the left side, we have Ren Esports. Haze, gagamit ng kanyang signature choke. Coco naman para sa kanyang Lamord. Yuji para sa kanyang Lilia. EJ para sa kanyang Tirizla. And Doc Ribo para sa kanyang Kari. And para sa side naman ng Onic PH, we have Greed playing as the Grak Dilar on the Tams. Oh my Venus! On his Estes, Wise naman on the Gusion, and Iacno, of course, para sa marksman, Claude. Ayan, mga clear waves lang dito. Kung titignan mo, yung si Estes mismo, right after nila mag-clear dito ng first wave, rumerekta siya dito, going to support a Claude just to zone out this Leomord. Napakagandang gameplay nila. Talagang ibe-baby lang si Claude dito. Alam mo naman natin, yan ang isa sa magiging susi nila sa tagumpay. Yeah, kung magbe-baby ka, si Claude na, no? Oo, si Claude na. Si Claude na, yung assurance na, yung sure kayo na lalakas hanggang mamaya. Pero grabe naman si EJ, dito nagpa-farm silang dalawa ni Yuji. Kinukuha nila yung buff, kumbaga, ng side ng Onic PH. O nga naman, para hindi makapag-farm ng maayos or hindi makapag-snowball na maaga ang isang Claude para sa side ng Onic PH. Kasi, I believe, Brent, ni-recognize din nila as isang malakas na team ang Onic PH dito. That's why they are doing it na kailangan natin ma-depensahan to, kailangan natin gawin to, kailangan natin ibigay ang lahat. Pero ito, binibigyan nila dito si Iacno sa may bandang taas. Bye, BMI out. Pero EJ na iwan to sa may Fore. And the first blood will be claimed by this Onic PH, Iacno, to take the life of that Terizla. Ina-atake ng Brenny Sports yung weak lane dito ng Onic PH. Trying to get, alam natin, na pagka na medyo kinuklose nila dito si Iacno using the Claude, mas mahihirapan sila later on to the mid game na mas aangat dito naman si Doc Ribo. Ang problema, masyadong fast stance naman. Uy! Counter jungle, ha? Counter jungle, pinapakita ito na, makakakita ba tayo ng clash? Out para na, invade to. Parang bumalik tayo sa nakaraan kung saan ang ating mga lupa ay kinukuha pa ng mga foreigner. Ayan. May mga ano ba kumukuha? Kastila. Mga Kastila. Hapon. Pero ito, parehas naman tayo Pilipino. Parehas silang nag-i-invadean. Tamang tansyahan lang dito. Testing the waters nga for both sides. And Turtle is up. Tingnan natin. Mukhang dito unang magkakaroon ng ano eh. Ng sagupaan. Feeling ko lang. Alam mo lahat ng pag-aaway sa ML. Minsan, sa pagong nag-uumpisa. Sa pagong, uy! Napakaganda ng wall charge dito. Pero hey, hindi pa rin siya papakawalan talaga dito ng isang gusyo ng isang Wise. I'm so wise that I could kill you even under the tower. Eto na. Eh, ang sinasabi natin kanina nagkaroon ng gulo. Bandang gitna, pero bumibelo dito ang buong Onic PH. They trying to zone out. Safe play na po. I mean, safe na. Para sa kanyang Turtle. Look at this, EJ. Masyado kong malalim. Counter initiate coming from Coco. Akin na yan. Gusto niya kunin din si Claude. Medyo na slow dito coming from the tropa natin. And first, Wise, masyado nga naman siya matalino. It's only a kiting skills coming from the side of Onic PH. Yeah, doon pa rin talaga yung pang-kite ni Coco, pero si Yuji, si EJ, medyo low health na rin na hinahabol nila dito, na nakik nila itong si Wise, pero hindi enough yung magiging damage. Enough haba, pero binalikan pa nila dito itong si Haze. Haze is down and a double kill. Lilia to be taken down as well by Wise. Yan yung nakakatakot sa Gusion eh.
3 minutes, 3 kills. Ano, kuha niya parang kill. 1 minute per kill. And alam naman natin, snowball potential ng Gusion. Plus, nasa kamay pa mismo ni Wise. Medyo kailangan pag-usapan to ng Bren Esports. Actually, nasa kamay nga ni Wise. Nasa kamay pa ng isang Gusion. Iacno as well is doing great. Di pa siya namamatay dito. Standing at 1-0-1. Dokribo though, medyo tahimik din naman sa mapa dito si Dokribo kahit papan. Ayan, patitignan niyo nga. Uy, 3K na agad. 3K na agad ang Gusion natin dito. Pwede yung kanilang core hero dito. Nakakuha na nga agad siya na first item eh. Oh. Parang kay Gusion, parang kay Wise. Pero sinusugod na naman nila yung bottom lane. Haze as well. Haze na naman. Kinain at the bottom lane. 0-3-0. And look at this. Oh my Venus. Hinahabol ni EJ. Kaso hindi na talaga nila makakabulan nandito na si Iacno. Huwag niyong hahawakan. Huwag niyong hahawakan si Venus. Kalma lang kayo. Pero gabi naman yung sugo dito ni Green with the wild shirt na nasgasahan dito. Ito si Yuji pero hinahabol pa rin. Oh my V! Oh my Venus! Oh my G! Nangala. Pero si Yuji pa yung nasalyan ito ni Green. Parang sila yata yung may Green sa side ng Brent pero hinahabol pa rin talaga ni Dilart. So back away muna. Tore na, Tore. Respeto. Oh, respeto. Muna. Trying to get someone dito. Tinaman naman si Jay. Sumiset up siya dito. Nasa nasipa natin. Coming from Hisper Birds. Coming from Wise. Ang bilis ng kamay naman. That's automatic mega kill para sa side ng Onyx PH. Yeah, 4 minutes in the game, going 5 minutes pa lang tayo. 0-9 ang standing ng ating score and palong-palo yung Onyx. Di dahil meron silang Graf, di dahil meron silang Thams dito and meron silang Iacno. Palong-palo na sila sa performance talaga eh. Para sa side ng Onyx PH ngayon, Bren Esports, kailangan nilang bumawi. Kailangan nilang makounter dito yung aggression. Actually, hindi nga nangigay-aggressive dito yung Onyx PH. Kumbaga, parang Bren Esports yung nag-uumpisa, pero tinatapos lang ng Onyx. Masinusulat ng Onyx yung inuumpisahan nilang gera dito. Titignan mo kaya, ayan, almost, I mean, 5 minutes na, 4 kills na dito si Wise. Ganun siya kabilis to burst someone. Pero look at this, penalty zone na commit. Here go, Great will fall down. Sabay napakaganda, Way of the Dragon. Alihop combination dito para naman kay Dokribo. Ayan ang hinahanap natin para sa side ng Bren Esports. Yung bumawi sila dito against Onyx PH. But Bren Esports, 2-9, medyo malayo-layo pa yung hakabulin nila kasi kulang-kulang 9K or kulang-kulang 8K yung lamang dito in terms of the network. Wala pa tayong 10 minutes in the game. Kaka 5 minutes pa lang natin. Ganun na agad, halos doble na agad yung kalamangan dito ng Onyx PH kanina. Plus yung ano pa dito, objective ah. Objective 0 na nakukuha ng Tori dito ng Bren Esports while Onyx having that 4 tower advantage. Mukhang medyo delicate nga ang papor ng Bren Esports dito. Yeah, ang nakikita ko kasi sa Onyx, aside from Sunsparks, strict din sila pagdating sa mga buff, pagdating sa mga turtles, pati pagdating sa mga gold, basta makuha nila yung early gold lead nga sa beginning of the game. And yun nga eh, nagpo-prompt sila ng early invade, which is nagiging successful sa kanila. What's more, kasi meron silang SS dito, but they have the right to, pero they have the right to kick Green and take him down. Kaso ang dami nilang nagastos na ulti doon. Para sa side ng Bren Esports, nagastos si Baribel, nagastos yung penalty zone, just for one kill, just for one tank. Just for one tank nga dito. Pero look at this, gusto ko yung dedication dito ni Venus kung paano niya talaga bantayan or give a vision para kay Iacno. Sabi niya, don't touch my baby. Automatic, pag may pumapasok dito, going against Iacno, auto-heal ka sa akin, auto-link in the face. Yan ang nagiging problema. And Wise, maganda nga yung galawan niya with regards sa kanina, binanggit mo ang dami nila na burn na skills doon. Tsaka siya nagiging aggressive. Oh, you can stop me like, wala ka ng Way of the Dragon, wala ka ng pang-knockup. Yun ang pinaka-favorite na oras dito ni Wise. Yeah, using kasi that yun yung information na kailangan talaga ng isang assassin. As long as wala na silang pang-disable para sa side of Bren Esports, you have all the right para pumasok. Pero ito, babakbakin nila agad-agad, second tier turret. Wala pa na naman tayong 10 minutes in the game. Nalalagas na yung tori ng Bren Esports. Isa na lang yung natitira na lang outer turret para sa side nila. Nagiging sobrang offensive ang Onyx PH right now. Pero teka, blazing through with penalty zone. Natunaw nila yung isa doon para sa side ng tower. I mean, tower ng Bren Esports, by the way. Almost lang matunaw dito si EJ. Imagine, that's a Teresa, that's an EJ. You're supposed to have pampa-minus damage dun sa nakapaligid sa'yo, pero parang hindi naman. Pero si Grid dito, masyado mo na 1v1 yung dalawa. Teka lang, kari yata yung kalaban dito ni Grid. Kaso bakit parang ganun? Hindi masyado nagbibigay ng damage dito si Dokribo.
Oo nga, medyo hindi siya makaangat dito. Ang aggressive kasi sobra dito ng Onyx PH. Ang problema, Brent Esports, dapat nasa, kung nasa defense position ka, dapat somehow, sinasalubong mo ng bahagya. Pero ang problema, yung inaasahan nating for front na si EJ or sumisetup na Haze and nalalockdown dito mismo ng Onyx PH. Before ka makalapit, they have the ring light coming from my Venus for the slow. So, alam na agad kung kailan ka papasok dito. Naku po, Prof. Look at Iacno. Meron na siyang two items, two required items para makapag mamba in, mamba out. You know, a Claude, kaya mo rin siyang gamitin parang assassin din. Kaya mo mag-snipe away sa bandang likod to kill those backline heroes na nanggagaling sa Brent. Pwedeng si Doc Rebo, pwedeng si UG din na mapagamit ng mas early yung kanyang black shoes just because pwedeng gamitin ni Iacno dito yung BMI niya. And remember, BMI, napakasakit na with the two items na nakay Iacno right with now. With the two items. Pero siguro ang comeback potential dito somehow ng Brent Esports sa kalagayan nila dito is si Coco. Nasa kamay talaga ni Coco. Nasa attacking kamay ni Coco. That backline yung kanyang support dito, which is si Oh My Venus using the Estes. Mapitas lang nila yon. Mas madali na ang buhay dito ng Brent Esports. Pero look at this, EJ, medyo aggressive pula ito. Pinaliguan lang ng normal attack dito ni Iacno and the rest of the gang coming from the side of Onyx PH. Pero ito, this is information para sa Brent na nagamit na yung Blessing of the Moon Goddess ni Oh My Venus. Pero matapang pa rin talaga yung Onyx PH here. Nawalan sila ng isang EJ para sa side ng Brent Esports. Okay lang daw, sabi ng Onyx. Okay lang kasi mag-up din naman. Meron pang mga gears dito, itong si Gushon and even the Claude. Kasi hindi normal lang talaga yung kanilang Teresa dito para sa side ng Brent Esports . Parang ayaw na nga nila paabutin yung level 1 Lord dito. Kailangan nila kumuha at least 1 tower. Yung nata gusto dito ni Iacno, look at Lord, Oh My Venus. Inasawa talaga si Iacno. From the start, right after maclear ang first wave sa middle lane, rumekta siya sa top up until now. Look at this, 10 minutes sa ating laro, nakadikit pa rin siya dito kay Iacno. Yeah, ang nakikita natin, si Iacno tsaka si Oh My Venus dito, nagbe-babyan. Nagbe-babyan. Oo, huwag makawakan yung baby ko. Same with my baby. Ganun lang. Alagaan lang. Alagaan lang. Which is right. Kasi you wanted to protect your marksman din talaga in the beginning of the game up until the late game. Kasi hindi mo rin pwedeng ganun lang kadali mawala yung marksman mo. Expecting na siya din yung magbibigay ng great damage doon sa the rest of the Brent Esports. Pero Brent Esports, wala ng outer turret at sinisimula na dito ni Iacno yung Lord habang zinuzone naman sila ng the rest ng Onyx PH. Hindi man lang makalabas sa sarili nilang base yung side ng Brent Esports. Hindi man lang sila makadamage ng greatly para kay Creed. Hinahabol nila dito si Haze, lamang sundok lang coming from Coco, pero tinalo na siya dito ni Dilar, pero mamba out habang yung Lord tinawag na the top lane. Hindi umuubra yung early damage potential dito coming from Malilia. Nagiging problema nila yan. Ang resource na lang nakukuha nila dito is every time pumapasok sa linya nila ang mga minions, that's the only time nakakapag-farm sila dito. Oh. Pati buff nila sa side nila is already shut down. Wala map na. Control nasa side talaga ng Onyx. Look at the towers. 0-6. Parang inihintay lang ata ng Brent dito yung kamatay nila standing or the way they play as of now. Yeah, estado no ng kalaban nila. Look at this. EJ ninonormal lang. Sabay mamba out. Pero ibo, EJ na yun. Terisla na yun, men. Nang lalambot sa isang Claude na nabutas na nila dito yung top tower na pinasok pa nila dito ni Lilia na nasa front. Haze! Na naman nasa front. Pero kay Haze na nasa likod. Tingin lead up lang din. Nidilar. Pero killing spree para kay Doc Rebo na napamagsak nila dito itong si Claude. Pero hindi na inapang isang carry to protect their base. Onyx PH securing the game one against Brent Esports. Grabbing performance.